Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel. Sa oras na ito ay tayo na naman muli ay mag-aaral ng pag-gitara at ituturo ko sa inyo yung mga tips, mga techniques kung paano maglagay ng chords sa isang kanta. Panoorin nyo ito dahil marami kayong matutunan sa ating lecture ngayong araw na ito. Sa mga may gitara dyan, please sabayan nyo ako para maganda ang ating talakayan. Narito ang halimbawa ng kanta na ituturo ko sa inyo. Ito yung kanta. Lalagyan natin siya ng chords. Pero ang ilalagay kong chords ay magsisimula tayo sa key of D. Bakit key of D? Kasi ang key of D ginagamit siya sa mga nag-aaral pa lang na magigitara. Kaya key of D tayo mag-start. Lalagyan natin siya ng chords at ituturo pa sa inyo kung saan siya ilagay. Okay? Actual natin gagawin para kung kayo man ay nanonood, kayo man ay sumubaybay, matuto kayo kung paano maglagay ng chords sa kanta. Intro. Kukunin natin sa key of D. G, D, B minor, E, D. Lalagyan natin siya ng kanta. Saan ba dapat ilagay? Remember guys, hindi ka pwedeng maglagay kung saan-saan. Dapat nasa ayos ang inyong paglalagay ng chords. Okay? Start natin. Pag naglagay kayo, pagpitik pa lang. Dito mo siya ilalagay. D. Yan. Sing Grace, how sweet. How sweet, sweet. Ibig sabihin, dito mo siya ilalagay. Sweet. G. The sound. Sound. A rich like me. Okay. Dito lang muna tayo, guys. Himay-himayin natin ito para mas maunawaan nyo kung tama ba. Pag naglagay ng chords, hindi kung saan-saan mo ilagay. Dapat nasa ayos ito ang paglalagay ng chords. Ang intro niya ito. Ayan yung intro. Pagdating mo dito sa A, mag-pause ka para makapasok sa D. Ito yung D. Ito. Pagbanggit mo pa lang ng A, wala pa. Pagdating sa May, dapat. Pagdating mo dito sa May, dapat nakaipit na yung kamay mo. Nakuha nyo guys. Amazing grace. How. Pag how, wala pa. Pag how, nagtatravel pa lang. Pag how, pagdating ng sweet, dapat nakaprepare na yung kamay nyo. Preparation for G. How amazing grace, how sweet the, diba nakuha nyo guys, how sweet, dapat pag binanggit yung sweet, dapat
nakalagay na yung kamay nyo. How sweet the pagdating ng sound that save orange like me, pagdating ng me I. So sana guys nakuha nyo yung tamang paglalagay ng chords. Subukan nyo rin sa inyong sariling gawa. Basta kung saan nyo nilipat yung chords, kahit anong kanta, kung saan nyo nilipat yung chords, doon nyo dapat ilalagay. Kung saan at tapatan ng letters yung isang kanta, ay doon nyo itatapat yung paglagay ng chords. Kagaya nito, ulitin ko, may hindi siya pwedeng dito ilagay sa sing. Kasi sa may ka pa lang, dito muna siya gitipa. Pagdating naman sa sweet, how sweet dapat, pagbanggit mo ng sweet, nakaipit na dapat yung kamay mo sa chords. Okay? Naintindihan guys? Pagpatuloy natin yung paglalagay ng chords dito sa baba. Sample lang ito para mas higit nyong maunawaan kung paano maglagay ng chords sa kanta. Pagpatuloy natin dito sa baba. Once, yan. I once was lost, but now I'm found. Was but bakit ito ang sinample kong chords sa gitara? Marami namang ibang mga chords, bakit ito pa? Kasi guys, pag beginners ka pa lang, kapag nag-start ka sa C, as in beginners talaga ha, pag nag-start ka sa C, mahirapan kasi talaga silang kayong mag-ipit ng F. So, pag beginners. Pero, pag beginners ka pa lang, pwede mong umpisahan sa D at G. Pero remember guys, kung ano yung chords, dapat naaayon din sa boses nyo yung tunog para hindi kayo mahihirapan at makuha nyo kaagad yung isang kanta. Tama ang pagkalagay ng chords na ito. Sundan nyo na lang guys at sana mayroon kayo nakuha. Ngayon, ituturo ko na naman kung paano i-stroke, tipahin, or anong klaseng pagkaskas yung gagamitin nyo para makuha nyo yung kanta. Maraming klase ng stroke. Mayroong strumming, mayroong plucking, at marami pang iba. Pero ang ituturo ko sa inyo na mas madali nyo masundan to. Start tayo sa strumming. Kung beginners ka pa lang, ang gamitin mo ay kahit puro downstroke lang muna. Okay. Kagaya ng sample. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
Ang ginamit ko ay puro downstroke lang kasi para mas madali nyong maintindihan kung baguhan pa lang kayo. Gayahin nyo guys yung pag-stroke. Ngayon, pwede nyo rin down up yung pag-gasgas. Depende na lang sa inyo basta makuha nyo. Ngayon, tuturo ko na naman hindi na strumming kung hindi locking. Ganito siya guys ang techniques. Pwede kayong gumamit ng dalawang fingers, tatlo, or apat, or lima. Depende lang sa inyo, pero hindi ko muna ituturo yung limang fingers. Ito muna, dalawa lang muna, para mas madali nyong maunawaan. Sample. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Isang pang tips, pag kumanta kayo, dapat i-control nyo yung beat ng gitara at saka yung boses yung melody ng kanta para maganda ang balance ng inyong paggigitara. And then, ang importante sa lahat, kahit hindi man kagandahan yung boses nyo, basta isabay nyo lang sa gitara, halimbawa kung ang tunog ng gitara ay nasa north, dapat ang boses nyo nasa north din. Huwag kayong bumalagbag kasi iba yung tunog ng gitara, iba yung boses nyo, hindi kayo magkakasundo. Dapat kaibiganin nyo rin yung inyong gitara para pag tumugtog kayo, mas madali makuha yung kanta. Kasi maraming nagsasabi na gusto ko yung gitara, pero yung gitara walang hilig sa akin. Paano magkahilig sa inyo yung gitara na hindi nyo naman sinunod yung boses ng gitara? Ang punto ko po dito, mga nanonood, ay kung ano yung log ng gitara, sundan nyo sa boses nyo. At ituturo ko din kung paano sumunod sa boses na kahit anong key, pwede ko kunin. Pero remember guys, yung boses ko ay hindi talaga pang kanta. Pero dahil nagtuturo na lang din ako ng gitara ay kailangan kong gawin para may ma-share ako sa inyo at matututo kayo. Okay? So, tingnan natin yung kanta. Gayahin nyo na lang kung paano siya ginawa at kung paano siya tugtugin. Okay? Ngayon, gaya ng sinabi ko, ang chords na ito ay yung iba sa inyo ngayon na nanonood, hindi nakuha yung key na ito. Kasi bakit? Bawat tao magkaiba-iba ng key. Magkaiba-iba ng tunog. Yung iba, hindi nakuha. Kaya, i-transpose natin sa G para kumpleto yung inyong sa hindi nakasabay sa D, sana makasabay kayo sa G. Ngayon, hindi ko siya dito ilalagay. Hindi ko rin dito ilalagay kung hindi dito natin ilagay sa taas para dito natin ilagay sa taas para mas maunawaan nyo ng husto. Okay.
Sundan nyo lang ito guys, kung sa taas tayo, yung sa baba. Sa hindi nakakuha ng D, sana pag sa G tayo, ay makuha nyo ng yung naangkop na boses sa inyo. Ngayon, kukunin na naman natin sa key of G. Gaya ng sinabi ko, dapat yung boses nyo ay tukma sa key na nilagay natin dito. Okay? Key of G. Intro. Sabayan niyo ako guys. Boss niya ganito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kahit na hindi gaanong kagandahan yung boses, ang importante ay makuha nyo lang, masabayan nyo lang yung tunog ng gitara. Ay okay na yun guys. Kasi dyan magsisimula yung pagtatuto nyo. Kasi hindi talaga kayo matututo kung hindi sang-ayon yung tunog ng gitara doon sa boses nyo. Dapat magkapareho ng tunog yung boses ng gitara at yung boses nyo. Kahit anong key ay pwedeng makuha at ituturo ko sa inyo. Kung sa sunod nating video, ituturo ko sa inyo kung bakit nag-transpose ng G. And then, ituturo ko din sa inyo kung bakit, anong techniques na makuha mo yung tono kahit anong chords. So, i-review natin. Sa D tayo magsimula, tapos ililipat natin ang G. Ito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm was blind, but now I see. Nakuha, di ba? Ita-transpose natin siya sa G. So, ang boses niya ganito naman. Amazing
How sweet the sound that saved poor wretches like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kung napansin nyo guys, na hindi ko nakuha yung pinakamataas na key, kasi hindi talaga tukma sa akin yung key na yan. Kahit yung dalawa na yan na key, hindi tukma sa boses ko. Pero binagay ko lang kahit na hindi ko na siya kayang makuha, pero binagay ko lang yung boses kasi yun ang nararapat. Thank you so much sa inyong panonood. Sa sunod, abangan nyo yung transposition. And then, lahat ng key, ituturo natin. Ngayon, umpisa pa lang ng simple na kanta. Sa sunod, mas mahirap na. At, ititrace natin, hahanapin natin kung saan talaga ang inyong boses na babagay. At ituturo ko din kung ano yung technique na kahit anong key ay pwede nyong makuha. Kahit anong key guys, pwedeng babagay sa boses nyo. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin yun. Abangan nyo ang susunod kong mga video. At salamat sa mga nanood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka kung may mga tutorial ka akong ituturo sa inyo. Salamat guys. God bless you.